tatanggalin yung allen na 5mm, tapos tatanggalin nyo to. Babalik nyo yung 5mm na allen, tapos iipit nyo yung vice grip, tapos papaluin nyo palabas. Tanggal na yung nasa loob. Ganun lang, kadali. Napaka basic. So yun guys, good morning, no? So yan, meron ditong unit na standard na Black Raven. So, Sniper 155, no, B3. So meron tayong hawak na, tawag dito, stainless na radiator cover. Hindi ko alam kung saan to na order ni Pops. First time ko mag-install ng ganito kakapal na ano, no, radiator cover. So marami tayong na-install dito, pero karaniwan, aluminum. So ito maganda to, kasi stainless, no? So ang ganda ng concept ni Pops. So mag-start siya sa silver, no? So yun yung concept niya, silver and black. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano i-install to, no? So ayan, una sa lahat kailangan nyo ng allen na 4mm. Ayan, so babaklasin na natin ulit yung mga fairings niya, no? So kailangan tanggalin po yung fairings, no, bago ma-install. So side by side lang naman. Tapos kailangan nyo rin ng T-rings na 10mm. So yun, tara, baklasin na natin. So tayo yata una magbaklas nito. Ayan, kailangan kalasin nyo muna lahat. Ay, pre-kunin mo rin yung engine cover. Stainless. Nakakita din ako. Sino nga ba nagbibenta nun? Anong ganda nun, no? Bagayin dito. Silver concept. Tapos, mag-ano ka nyan? Sa laya. Bolts. O kaya, ano, yayaman na white, no? Yung tawag dito, CNC. Solid yan. Alam ko sa CNC, mas mahal siya kaysa sa kulay gold. Gold kasi 75 per piece yata. 70. Sa pairings bolt, body bolts. Yung mga ganito, yan. Meron tayo nito emerald. So, makakabili naman kayo nito ng ibang kulay. Yung tinatawag na yayamanin na kulay white. Tapos yung CNC na kulay gold saka white yun. Medyo mahal yun, mga CNC. Base yung pagkakagawa nun, eh. So, yan. Ubus na lahat natin tanggalin, no? So, mag-start tayo dito. Ayan, pre. Ilahin mo lang to. Ayan. Handahan lang kayo dito. Yan, talagang malagutok yan. Yan. Tapos, pag naangat nyo na yung tatlo, ilahin nyo ng konti paharap. Yan, para lumabas to. Kasi ito yung laging napuputol. Yan, so pag naangat nyo na to guys, ilahin nyo naman dito sa ilalim. Yan. Tapos, medyo kabigin nyo pataas. Yan, ayun na, tanggal na siya. Madali lang tignan. Paghirap pag ginawa nyo sa bahay, hirap din. Okay, kabila naman tayo. Ganoon ulit dito. Pangatin nyo yung tatlo. Bang! Isa pa. Isa pa ulit. Okay, hilahin nyo naman to. Pauna. Ayan, angat na, no? Dito ulit kayo sa ilalim. Tigas. Bago pa. Ah, lalabas yata kinahin ko. Para taas. Okay, ayan. Ayan, no? So, pipisilin nyo lang ito, yung ano, ito. Para makalas nyo ito. So, yan. Tanggal na yung side-by-side fairings. So, kalasin nyo muna itong ano. Ito, ito. Yan, 10mm na yan. Kailangan nyo tanggalin yan. Oops. Tapos, sasalpak na natin itong radiator cover. So, huwag nyo kalimutan yung position, no? Siyempre, nakatayo yung pangalan. DVBA. So, dapat isipit nyo siya dito, guys. Last time kasi kinabit namin sa labas, tagilid. So, dapat isipit nyo dito, yan. Ipitin nyo sa pagitan. Then, sa taas, kung makapasin nyo, walang bolts. Ide-delayin siya natin ng bolts yun, guys. Buka tayo mamaya. So, kung makapasin nyo, halos tagilid pa rin, ano? Check natin kung saan pa pwede itong ilagay. Dito sa ano. Ito yung pinakapantay niya talaga.
The best way dito, kung tatagos to sa kabila, lalagyan na lang natin ang nut. No. Yun pre, oh, dito siya pantay, dito ka. Ayan, oh, pantay na pantay siya dito. Pero kung iipitin natin, ayan, kita mo na, tagilid na kaagad. So ngayon, kung mabibitin tong bolts mo, papalitan natin ng mas mahaba para makuha natin yung magandang position nito. Mukhang maganda, di ba? Sirahin natin. So ayan, balik natin ito muna. Kung tatagos itong 10mm na bolts na to na may washer, mas maganda, lalagyan na natin ang nut sa dulo. Kasi plano na sana namin ipitin dito. Pero kung iipitin natin, kung mapapansin nyo yung ibabaw, tagil doon siya. So ang samang tingnan, di ba? So kahit sino naman, ayaw na maglagay ng tagil-tabi niya. Ayan. Ito, dito siya pinakapantay. So sa palagay ko, makakapagpalit tayo ng bolts. So alisin ko muna. So yun guys, ito yung stock na bolts. So gagamitin pa rin natin ito sa upper. So naghanap tayo ng mas mahaba, no? Ayan, so huwag nyo kalimutan balik yung washer. Tapos kailangan nyo ng dalawang nut, ano, saka isang washer. Okay, so ayan, kailangan nyo ito. Pag magkabit kayo ng radiator cover. Okay, so ayan, kabit natin. Let's G. Oops. Ayan. So ito na yung mas mahaba. Pinalta namin itong sa gilid. May brake? Okay. Ayan. So dapat tagus ng konti. Nasa GC ka na pre? Wala pa? Wala pa. Pasok sa GC, gusto mo? Hindi kita dun. Ayan. So lagay nyo na to dito guys. Tagos? Kapos yun. Maghanap ulit tayo sa pang mahaba. Ano ba yan? Bago tayo naghanap ng mas mahaba. Oops. Okay. Lagay nyo yung washer. Tapos yung nut. Okay. So, para hindi hassle, magkalas, ay maglagay nito. Mas mainam kung tanggalin nyo muna yung engine cover. Para hindi hassle ang pag-install. Ayan. Pwede rin namang hindi. Kailangan nga lang natin ng 10mm na open. Okay, itaan muna. Tara, okay, patong muna yan. Alright, so hanap pa ulit tayo mas mahaba. Na talaga pa. So yun, nang palitan kami na mas mahaba ulit, so kailangan lagyan nyo ito ng bolt. Once na hindi nyo ito nilagyan, magbabibrate kasi yan. So, ang sama sa paramdam yan pag naandar, tumutunog. Okay po. Ano, naghanap tayo ng 8mm na ganito. Pero yung nut nito 10mm. So M6 na bolts na. Ayan. Alright. So yun. Lagyan na natin. Tapos lagyan natin ang nut. Ay, washer pala syempre. Yung washer. Okay. Tapos ayan na yung nut. Kaya mo ba dyan? Bakang ko dito. Mayroong nag-message sa akin, isa. Kulit, nakipagkwentuhan na diretso. Ang kanya daw, 1.5 pa lang. Sabi ng kasa, tune upin na daw. Ayun ngayon, maingay yung motor. Oo, sabi ko, boss, yung akin, 8,000 na yung odo. San-san pa nakakarating. Kahit gusto mo kong galawin, ayaw kong galawin. Kasi sabi ko, wala naman ako naririnig na mas diyan eh. Pero sabi ko yung 1.5, sobrang naman kako. Bakit naman sobrang aga na kinalang ng motor mo? Sinasabi? Oo, oh, pinutunap sa kasa. Ngayon. Oo. Oh. Ngayon, ang problema niya, lalo daw umingay. Hindi na ako nakapag... Ngayon, so ikita na natin using 10mm na... Parang disposable lang parts ng ganun. Kaya nga eh. Nangyari. Aga nga. Ayan, so ikita na natin dito yung nut. Yun, iwasan nyo rin palang lumapat yung mga in-install nyo engine cover sa radiator, no? Kasi pwede naman yung isang paangatin kasi pag naglapat yun guys magkakos yun ng vibrate. Ayan, so yan dapat nakaangat then sa taas na lang. So yan guys, tapos na yung installation ng ating
radiator cover. So guys, babalik natin yung fairings na. So commonly ganun lang naman maglagay ng ano, tawag dito, engine ko, cover nito ano mismo. So ayan, may music kaya tapusin na natin to agad. Okay, so yun, goods na, ang ganda guys, ah. Alright, so yung matitirang video is mute na lang natin siguro. Okay, sasalpak natin ulit yung fairings, no? Yan, tapos na. So ganun lang naman kadali mag-install ng ating radiator cover, no? So magpapalit lang kayo ng dalawang bolts na mas mahaba ng konti para malagyan nyo ng nut, no? Dahil dito sa kataas wala rin naman nakalagay na bolts, kaya nagdagdag tayo ng isang bolts. Okay, so yun guys, ganun lang ang ating installation ng radiator cover. Okay, siyempre huwag nyo kalimutan to ilagay, wala siyang plaza pag yun nailagay yan. Sinong di mababaliw sa ulan, nako, ay copyright tayo dyan. Mute mo na lang yan para sure bolt. Installation pairings lang naman to, mahalaga yung sa radiator cover. English na, no? Copyright na, English. Yun. Ay, salamat. Ayun, tapos na ang installation. So, ganun lang kadali. Alright, yun, no? Tapos na. Early bird. Sa mga nagtatanong kung paano baklasin tong grab bar, no? So, una sa lahat, ay kailangan nyo muna tanggalin tong allen na 5mm. Then, pagkatanggal nyo, kunin nyo tong pinakang bakal na to. Tapos, ibalik nyo ulit yung allen na 5. Tapos, kumuha kayo ng vice grip. Ipitin nyo, tapos paluin nyo ng konti. Tanggal na po yung nasa loob.